Hello po, kumusta po kayo? So, share ko lang sa inyo mga kapatid yung mga dapat gawin bilang isang mag-asawa, di ba? So, mga dapat iwasan. So, minsan may mga alitan mga kapatid. Ganun. So, mga iwasan lang natin mga kapatid yung mga away na yun, nagtatapon kayo ng masasamang salita, masasakit na salita, pagmumura, ganon. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, so dapat talaga wala na yan, mga kapatid. Kasi, nakakadurog ng puso yan, yung pagsalitaan ka ng masakit. So, lalo na, mahal mo sa buhay, di ba? So, walang tigil ang pagdurugo ng puso mo niyan. Magkakasugat yung puso mo. At saka, iba yung puso pag nasaktan, mga kapatid. Nasugatan yung ating damdamin. Tagal-tagal mawala, mga kapatid. So, ingatan natin yung ating mga mahal sa buhay. So, huwag tayong magsalita ng masama. Huwag tayong magsalita ng masakit. Minsan, yung iba na napapansin ko, masyadong matalim yung kanilang pananalita. So, nakakahiwa ng ano, damdamin. Bagay na dapat wala. Wala sana sa pagiging isang mag-asawa. Kasi sinabi din ba, bago kayo ikasal, sabi ng ano, nagkasal sa inyo na kayo ay hindi na dalawa kundi isa na kayo, di ba? Nasa kasulatan din, di ba? So, ginawa kayong isa ng Diyos. So, ibig sabihin, yung kapirasong parte ng buhay mo, yung palagayin natin yung ating mahal na sa buhay, eh, siya yung magbibigay sa atin ng sama ng loob. So, napakasakit ng mga kapatid. Lalong-lalo na kapag sa ibang tao mo ginawa. Yung kung sa asawa mo nga, hindi ka dapat magsalita ng masama. So, how much more sa ibang tao, mga kapatid? Hindi mo kilala kung anong klaseng tao sila, mga kapatid, no? So, huwag kang magsalita ng masama. Huwag kang hindi ka maninira, tapos hindi mo siya pagmumurahan. Halimbawa, tauhan mo. So, may mga ganun, mga kapatid. So, ingat-ingat lang. So, kasi, hindi maganda, mga kapatid. Lalo na pag yung taong yan, yung pinagalitan mo, yung pinagmumura mo, talagang sinagad mo yung galit mo sa kanya. Hindi mo alam yung mangyayari, mga kapatid. Kasi, malay mo, ngayon okay pa yan. Maya-maya, sobrang sakit na pala yung dinadala niya dahil sa mga pinagsasabi mo. So, nadurog yung puso niya, nasugatan yung puso niya. Ganyan naman yung tao, mga kapatid. Natural lang na masaktan. So, para sa isang tunay na Kristiyano, yung mga ganyan, pagmumura, so, baliwala yan kasi nandyan yung Diyos. So, hindi yan apektado sa lahat ng mga sasabihin. Pero, paano kaya pag hindi ganun? Yung taong tipong medyo tahimik. So, di ba? Yung taong hindi masyadong masalita. Tapos, meron din naman ano eh, may mga masayahing tao rin. Kapag ginaganon mo, kapatid, may limitasyon yung kanilang pasensya. So, ingat-ingat kayo. Huwag kayong magbato. Huwag kayong magtapo ng mga masasakit na salita. So, utos yan eh, ng Panginoon, di ba? Na pagmamahal mo sa kapwa, eh, para na rin minahal mo yung sarili mo. Kung ano yung ginagawa sa'yo, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa, eh, yun rin yung ano, gagawin sa'yo. Parang ano ba? Parang standard na yan ng ano, ng mundo natin, mga kapatid.
So, yun yung katuruan ng ating Diyos. Mahalin natin yung ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, mapa-Kristiyano man yan o hindi, so, yun yung gagawin natin. I hope na may natutunan kayo, kapatid, sa mga experiences ko sa paligid na nasasaksihan ko, mga kapatid. So, ingat po kayo lagi at God bless po sa inyo. Bye-bye.